Are you planning to buy a lot that is just a portion of the master title? Hi, I'm Jo, and in the last 8 years as a real estate professional, I have helped real estate buyers to have an informed decision before they buy a property. We do this through online or offline consultation. And this allows them to have a peace of mind because they were able to get the documents needed or the documents that need to be surrendered before they buy or before they pay the property. And they were able to ask the right questions pertaining to the property. And finally, they were able to prepare for the charges that might incur after paying for the selling price. And is this something that you also want before you buy a portion of a mother title? So today, I'm going to give you three important tips before you buy a portion or before you buy a lot that is just a portion of the mother title. So the first important tip is that you should know who is the seller. Sometimes you were able to get or you were able to get in touch with the seller himself or herself. So this is very important because there are instances that you might be dealing with another person yung hindi nakapangalan sa titulo. So it is very important that you have talked with the person who is alive, buhay. Kung sino man yung nakapangalan sa titulo, dapat buhay siya at siya yung kausap ninyo. Because there are instances, halimbawa, yung nagbenta sa inyo are yung mga ears. Yung mga ears, ibig sabihin, namatay na yung mga nakapangalan sa titulo. Sometimes, marami silang ears, hindi lang isa, hindi lang ear. So, maraming ears, yung maraming tagapagmana, and yung mga tagapagmana na yun, hindi pala nagkakasundo. So, if isa lang yung kausap ninyo na nagbibenta sa inyo ng property, it could be a problem kasi paano kapag ibinenta pala niya yung part na hindi na pala sa kanya? So, magagalit yung ibang ears or magagalit yung ibang kapatid kasi binenta kasali yung part nila. So, it is very important that you should know na buhay yung seller. And of course, dapat nakausap ninyo kung sino talaga yung nakapangalan sa titulo or kung hindi man, dapat yung mga ears na nakausap ninyo ay nagkakasundo sila na ibinibenta yung part na yun ng property. And sometimes, ang mga makakausap ninyo are yung mga kakilala. Minsan kasi yung mga nagbibenta, sasabihin nila, kaibigan ko itong nagbibenta, just helping a friend. Kapitbahay namin to, helping a friend, baka kapitbahay, kakilala, kamag-anak, yung mga ganun. So, pag sila yung mga kausap ninyo, importante na hanapan ninyo sila ng papeles na inaalaw pala nung may-ari na ibibenta yung property. So, ano yung papeles na yon? So, you should ask for a special power of attorney or SPA kasi it will prove na inaalaw sila na ibenta yung property. And sometimes, yung mga makakausap ninyo are the agents. Yung mga agents, di ba, nagpo-post sila online or kami, nagpo-post kami online ng mga binibenta namin. So, kami mismo, meron kaming authority na pinapapirmahan sa seller. So, ang tawag dun sa authority namin is the authority to negotiate for sale of real estate or real property. Pirmado ito ng seller o kung sino man yung may-ari na nakapangalan sa titulo at doon sinasabi yung about or everything about the property na binibenta namin. And the second important tip that you have to know before you buy a portion or a lot that is just a portion of the mother title is you should be asking for the approved subdivision plan. So, the term here is approved. So, why is it important? Kasi may mga nagbibenta at sinasabi sa inyo na nakamuhon na yung property. So, of course, in-expect ninyo na matitituluhan kasi title, ina-advertise nila yun as title ready, nakamuhon na or ready to transfer. Clean title, ready to transfer. Or meron pa sila nilalagay na clean mother title. So, in that case, kailangan nyo talaga tanungin kung approved na yung subdivision plan. Kasi kung hindi approved yung subdivision plan and magpapatitulo kayo, walang pagkukunan yung registry of deeds ng technical description. And finally, ito,
pinaka-importante talaga to before you buy a portion of the mother title. Kailangan readily available yung owner's duplicate. Yung owner's duplicate is ito yung titulo na hawak ng may-ari. Okay. Minsan kasi, sa tagal-tagal ng panahon, hindi na nila alam kung saan yung titulo. No, sobrang tagal na pala nilang na-acquire yung property. And nung nagbibenta na sila ngayon, sabihin nila, meron na naman akong certified true copy. Magkaiba po ang certified true copy at yung owner's duplicate. Yung certified copy just proves na nandoon at na-verify na andun talaga yung titulo. Merong titulo na nag-exist sa Registry of Deeds na katumbas ng hawak na owner's duplicate. Para silang photocopy or ano sabihin natin, para silang kambal kasi merong isang copy doon sa Registry of Deeds, doon sa vault nila, at merong isang copy, yung owner. Kaya tinatawag yun na owner's duplicate. So, parehas yun ang itsura, kaya nakakakuha kayo ng certified true copy doon sa Registry of Deeds. Pero yung certified true copy, hindi po yun yung owner's duplicate. So, pag bumili kayo ng portion at ng portion ng mother title, siguraduhin ninyo na mahihiram ninyo yung owner's duplicate na hawak ng mga ng may-ari. Kasi, importante yun para ma-register ninyo yung sale doon sa Registry of Deeds. So, once again, before you buy a lot that is just a portion of the mother title, make sure that you know who is the seller. Second one is that you should have or you should be asking for the approved subdivision plan. And finally, the title should be readily available para it would be smooth pag nagpa-transfer na kayo ng titulo. So, thank you again so much for your time and see you again next time. Bye!